Dalawang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kausap ni Marisa si Avel na itinawag ni Agata na nakatakas itong si Cesar. At nag-alala si Marisa para sa kaligtasan nila. Pero sabi ni Avel ay huwag mag-alala itong si Marisa at protektahan ito ang pamilya niya. Samantala sa Villarosa Mansion ay pumunta si Elise para humingi ng paumanhin, lalo na kay Sonia. At inamin ni Elise na kasalanan niya lahat ng gulo. At siya ay nabulag sa paghihiganti kay Marisa at hindi siya dapat naniniwala kay Belen na ina niya. At nagpasalamat rin siya kay Gabriel for staying at her side. At niyakap nila si Elise habang si Sonia ay naguguluhan at may pagdududa na nakatingin lamang. Samantala si Elise ay pinuntahan naman sila ni Marisa at Nanay Lucing sa kondo nito at sinabihan siya ni Marisa na pumunta ba siya para manggulo na naman. Pero saad ni Elise, sinabi na nandito siya para makipag-ayos. At humingi ng sorry na sinabi siyang dahilan ng pagkamatay ng anak ni Marisa. At sinabi rin na itigil na nila ang kaguluhan dahil marami na ang nasaktan at nadadamay. At dagdag ni Elise, tama ang Nanay Lucing niya sa sinasabi tungkol sa kay Belen at humingi siya ng patawad kay Nanay Lucing. Samantala si Marisa ay sinabi kay Elise na hindi naniniwala sa drama nito, na hindi ito magbabago lamang ng basta-basta. Sabi ni Marisa na kung mayroong tao na nakikilala kay Elise kung gaano ito kasakim ay siya iyon. Sinabi ni Elise na inaintindihan niya si Marisa at nagpasalamat pa rin ito sa pakikinig sa kanya. Samantala si Nanay Lucing at Jake ay kinukumbinsi si Marisa na sincere si Elise sa paghingi ng sorry at pagbabago nito. Dagdag ni Nanay Lucing na matuto na magpatawad sana itong si Marisa. Pero sabi naman ni Marisa ay matagal nang sakim si Elise at hindi na ito magbabago. Samantala si Cesar ay nagising at nakita si Elise kaya tinanong siya ni Cesar kung ano ang ginagawa nito dito. Sagot ni Elise na ganun ba babatiin ni Cesar ang tao na nagligtas sa kanya? At naalala ni Cesar bago siya nawala ng malay na may nakita itong babaeng nakaputi at akala ni Cesar na sinabi noon na kung sinusundo na siya ng mahal na berhen. Si Cesar ay sinabihan ni Elise na kung di dahil sa pagligtas ni Elise sa kanya ay sigurado na inuold na ito si Cesar. At dagdag ni Elise, isa lamang ang kaaway nila at iyon ay si Marisa. At ibinigay ang pera at gamit ni Cesar upang iligpit si Marisa. Samantala si Marisa ay kausap si Avel na sinabi siya ba ang may mali dahil lahat sila ay naniniwala na dito sa kay Elise at tinanong siya ni Avel kung ano ang kutob nito. Dagdag ni Avel, walang pwedeng pumilit kay Marisa kung kailan siya handang magpatawad. Samantala, kahit sa opisina ay humingi rin ng sorry si Elise sa mga tauhan. Kaya sabi ni Marisa kay Tuti at Pinky na pati sila ba ay nabilog na rin ni Elise at sinabi ng dalawa na bukas ay may malaking client na si Marisa na ibinigay ni Elise at ito'y si Mr. Castaneda na magkikita sila sa Crown Majera. Samantala papunta na nga si Marisa at Avel sa client na katagpuin ni Marisa pero nasiraan sila ng gulong kaya tumigil sila sandali para ayusin ni Avel ang flat na gulong. Habang si Elise ay sinabihan si Cesar na maghanda na ito. At exactly 3 PM ay darating si Marisa sa Crown Majera na pinapaligpit ito kay Cesar. At pagkatapos na ngako si Elise, natutulungan ito si Cesar na makatakas na dadaan sa backdoor exit ng Pilipinas sa Saba. Kaya dahil na late konti sila ni Marisa, ay hindi natuloy ang maitim na balak ni Cesar at Elise dahil wala silang naabutan na tao sa hotel. Habang si Elise ay balisa na lalo nakita si Marisa na pumasok sa Villarosa Mansion, kaya agad tinanong kung bakit nandito gayong may meeting ito. Sagot ni Marisa ay wala doon ang taong katagpuin. Samantala, nagsalita si Gabriel at isa-isang pinasalamatan ang mga taong tumulong sa kanya at nag-cheer sila pagkatapos. Samantala,
ay umiba naman ang mukha ni Elis nang nakitang si Gabriel ay kinakamayan si Marisa at napansin ang upuan ni Hope na bakante. Kaya tinawag si Gabriel at tinanong si Hope. Sagot ni Gabriel ay baka na si CR. Maya ng konti ay lumabas si Hope pero nasa likuran nito si Cesar na tinutukan ng baril si Hope. Nakita ni Cesar na nagbunot ng baril si Avel kaya sinabihan ito na huwag magpakabayani at pinababa ang baril. Si Elise ay sinabihan si Cesar na pag-usapan nila ito at dito sinabihan si Elise na kanina lang ay dinouble cross siya nito ni Elise dahil may pinapupunta rin pala si Elise sa mga pulis sa Crown Majera. Dagdag ni Cesar ay nandito siya para maningil. Dito nahayag na nga kung ano talaga ang tunay na pakay ni Elise sa kay Marisa. Abangan ang pagtatapos. Mabuhay! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!